Ang bansang India ang pangalawa sa pinakamaraming populasyon sa buong mundo. At puno din ito ng mga misteryo at mga lihim na mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Mula sa isang templo na kung saan umiinom ng gatas ang mga daga hanggang sa mga kakaibang bato na kinuha mula sa ulo ng mga king cobra. Narito ang mga bagay na natuklasan sa bansang India na ikinagulat ng buong mundo. Yo, what's up sa inyo mga katambay? It's your boy, johnfoxph. Meron na naman tayong bagong tutukasin sa ating channel, pero bago yan, ay shoutout na muna tayo sa ating mga katambay na sina Hayasen, Shana Gumama, Janeline Gungura, Ferdinand Alcantara at Winston J. Franklin. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta ng ating channel. At kung bago ka lang sa ating channel, ay pwede mo bang pakipindot ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang notification bell para sama-sama tayo matuto at magdiskubre ng mga bagay-bagay tungkol sa ating mundo. At paabutin na rin natin ng 1,000 likes ang video na ito. Alright, kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Number 1, Temple of Rats. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa inyo na mayroong isang templo sa bansang India na para lamang sa mga daga? At ang templo na ito ay tinatawag na Karni Mata Temple at tira nito ng nasa mahigit 25,000 na mga daga. Matatagpuan ito sa gitna ng disyerto sa syudad ng Bikinir. Ang mga lokal dito ay naniniwala na mga kaluluwa ng kanilang kamag-anak ay napupunta sa bawat daga na naipanganak dito sa templo. At naniniwala sila na banal ang mga daga na ito. Naniniwala din sila na ang pag-inom at pagkain ng mga tira-tira ng mga daga ay makakapagpagaling ng kanilang mga sakit. Ikaw katambay, kaya mo kayang kumain ng isang pagkain na galing sa isang daga? Number 2, One-Eyed Goat. Kumakailan lang ay may isang kambing ang ipinanganak sa lugar ng Assam sa bansang India. Hindi ito isang hybrid na nilalang, kundi isang kambing na may sakit na tinatawag na cyclopia. Ang cyclopia ay sanhi ng mataas na level ng toxin habang nasa sinapupunan pa ito ng ina, dahilan ng hindi pagkabuo ng dalawang mata nito. Sabi naman ng mga eksperto na ang kambing na ito ay hindi na lalaki pa at mamamatay ito sa maikling panahon. Ngunit, ganito man ang sitwasyon ng kambing na ito ay napaka-cute naman itong tignan. Number 3, Nagmani of King Cobra. Sa bansang India, ang mga lokal dito ay may kinukuha ng mga beads o bato mula sa ulo ng mga cobra at tinatawag nila ang bato na ito na Nagmani. Sabi nila na ang beads na ito ay kayang gamutin ang kahit anong kamandag ng kagat ng ahas at pwede din itong gamitin para takutin ang mga ahas. Ngunit sa katotohanan ay walang ganong mga bagay dahil sila lang mismo ang naglalagay ng mga bato sa ulo ng mga ahas at nilalagyan lang nila ito ng pandikit para hindi ito matanggal. Number 4, The Glowing Forest. Ang kalikasan ay puno ng mga nakakamanga at nakakagulat na kagandahan. Pero alam niyo ba mga katambay na may isang kagubatan sa bansang India na nagliliwanag sa dilim? Ang natural phenomenon na ito ay kilala sa tawag na bioluminescence. At ang kumikinang na bagay na ito ay isang luciferase na isang oxidative enzyme na naglalabas ng liwanag kapag ito ay may contact sa light-emitting substance. Kadalasan ay dumidikit ito sa mga nabubulok na parte ng kahoy at matatagpuan ito sa Western Ghat sa probinsya ng Gujarat. Ang fungus na ito ay nagbibigay ng magandang imay sa kagubatan at tuwing tag-ulan lang ito nakikita. Number 5, Statue of Unity. Alam niyo ba mga katambay na ang bansang India ang may pinakamalaking statue o ribulto sa buong mundo? Ang ribulto na ito ay ang sikat na Indian statesman at isang kilalang aktivista ng kalayaan na si Vallabhbhai Patel na siyang unang deputy prime ng bansang ito at binansagan din siya na Iron Man ng bansang India. Hindi man siya yung Iron Man na ating nakikilala, ngunit nasa mahigit 500 estado ang sinama niya sa panahon ng kalayaan. Dahil dito, siya ay tinuring bilang simbolo ng unity o pagkakaisa ng bansang India. Ang Statue of Unity ay ang pinakamataas na estatwa sa buong mundo na may taas na 182 meters at ito ay matatagpuan sa estado ng Gujarat. At ang kabuang gastos ng pagpapatayo ng estatwa na ito ay nasa umigit kumulang $422 million. Number 6, The Great Banyan.
Nakita na ba kayo ng isang puno na mukhang parang isang kagubatan? Mayroon yan dito sa bansang India at ito ay ang The Great Banyan Tree. Matatagpuan ito sa Acharachagdish Chandrabose Botanical Garden malapit sa Calcutta, India. Ang puno na ito ay tinatayang nasa mahigit 250 years old na. Ang banyan tree ay native sa bansang India at kilala din ito sa tawag na Picus bengalensis. Mula sa malayo, ang puno ay parang kagubatan kung ating titignan. Ngunit kung nasa ilalim ka na ng puno, ay dito ay makikita natin na mga sanga lang ito ng iisang puno. At nasa mahigit 3,600 aerial roots ang pumapalibot nito. Number 7, India's Butterball. Alam naman natin na si Isaac Newton ang nakadiskubre ng Law of Gravity. Ngunit kung masasaksihan mo ang site na ito, ay talagang mamamangha ka nito. Ang higanting bato na ito ay kilala bilang India's Butterball o Krishna's Butterball. At nilalabag nito ang lahat ng batas ng gravity. Ito ay simbolo ng pagkahilig ni Lord Krishna sa mga butter at ayon sa alamat, ang malaking bato na ito ay isang representasyon ng kabuuang halaga ng butter na ninakaw at kinain ni Lord Krishna. Ang napakalaking bato na ito ay nasa mahigit 20 feet ang taas at nasa 5 metro ang lapad nito. At tumitimbang ito ng nasa humigit kumulang 250 tons. Number 8, Twin Town of India. Parang mayroong kakaiba sa tubig ng Indian village na ito. Dahil kilala ang lugar na ito na may pinakamaraming pagsilang ng mga kambal. At nasa mahigit 300 ang kambal ang nasa lugar na ito at kada taon ay tumataas pa ang bilang nito. Na talagang ipinagtataka ng mga scientists dahil ayon sa datos, ang bansang India ang isa sa pinakamababa ang rate pagdating sa pagsilang ng kambal. Pero kamakailan lang nadiskubre ng sinsos ng bansang India na may lugar pala sa kanilang bansa na ganito ang sitwasyon. Number 9, Purple Frogs. Ang mga scientist sa bansang India ay may bagong natuklasan na bagong species ng palaka sa Western Ghats Mountain Range at kilala ito sa tawag na Purple Frogs. Ang uri ng palaka na ito ay may makintab na balat at may kulay asul na mata at matangos na ilong na katulad ng isang baboy. Ang palaka na ito ay madalas na tumatambay sa ilalim ng lupa at kapag tag-ulan naman ay naglilibot ito para humanap ng pagkain at ng babae. Number 10, Lake of Death. Ang napakagandang maliit na lawa na ito na matatagpuan sa Rukun Lake sa bansang India ay may nakakatakot na history. Noong World War II, habang nagpapatrolya ang hukbo ng Briton sa lawa, ay may nakita sila na isang bagay na nakakakilabot. Dahil ang lawa ay puno ng mga kalansay at nasa mahigit 200 bungo ng tao ang kanilang natagpuan. Sabi naman ng mga scientists na mga kalansay na ito ay mula pa noong 850 AD pa. At malamang ay namatay ang mga ito dahil sa malakas na hailstorm. Ang mataas na altitude ng lawa na ito ang dahilan kung bakit napreserba ang mga labi ng mga taong ito kabilang na ang mga buto nito at laman nito. Grabe no? At dito na nagtatapos ang ating video mga katambay. Sana ay nag-enjoy kayo at may bago na naman kayong natutunan sa ating video ngayon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video nito? Comment mo lang ang inyong opinion at suggestion sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits on my next video. Right? Peace mga katambay!